Ayun, welcome back sa ating channel. Ang topic natin ngayon ay yung isa sa mga common na issue na na-encounter natin mga riders. Ito ay yung excessive vibration. Isa sa mga common issue na nararanasan natin na pwedeng makasagabal sa riding enjoyment natin, sa hindi siya smooth, sa comfort. Siyempre, ma-vibrate, maano yung kamay mo, ma-manhit. Tapos hindi ka na nag-enjoy, mas delikado pa. Ang pag-usapan natin ay kung may kinalaman ng lumen chain sa excessive vibration ng isang motor. Kasi mapapansin mo yan, magka-vibrate bigla yung motor mo ng mas malakas kaysa sa dati. So, sa akin kasi umakyat kami ng Baguio, pagbaba naramdaman ko yung nagdagdag siya ng vibration. Parang nanibago ako. Saturado. Saan nakakaliwa? Ah, U-turn. Taga lang. So isa nga yun sa mga nakaka bad trip sa ride natin, kung ma-vibrate siya. So kung may kailangan nga ba talaga yung chain? Kasi sa atin nga, nakita siya ng Baguio, sabi nung mekaniko, palitin na. So sabi dahan-dahan lang. So dahan-dahan lang tayo ng packet ng Baguio. Kasi pagbaba, dun ko siya naramdaman. Ang pakiramdam ko parang may natanggal na tornilyo, parang may natanggal na tornilyo sa bandang baba ng fairings, kasi parang yung fairings nagbabibrate, di ba? Pag nag-accelerate, doon ko siya naramdaman pag nag-accelerate. So isa sa mga common na dahilan ng vibration ay yung lumang chain nga. So doon ko siya na-connect. So kailangan lang yung chain mo, kasi pag naluluma yung chain, minsan-minsan umahaba siya, ay stretch. Okay, kung may kalawang, nakaka-apekto rin yun. Yung naging effect, naging issue nung sa atin, meron ng matigas na link. So hindi pa tayo yung ibang link malambot, ibang link matigas. So pag ina-adjust yung chain slack, may part na matigas. So sabi ng mekaniko nga, yun nga, palitin na. Sabi ni Sir JC, yung chain ng doming, hindi raw talaga, ano, palitin talaga. Ganun daw talaga, marami na siya na-experience na doming na ganun. May mga matigas na part, tapos may mga malambot. So hindi siya pantay. So pag ganito, ibang kain nun sa bracket natin. So hindi siya, uneven na siya. So mabibrate talaga siya, lalo na pa nag-accelerate. Ayun, kaya kung pwede rin masira yung bracket natin, so or pwede ka maputulan, so hindi siya, hindi ka na nag-enjoy, delikado pa siya, di ba? So kung hangga't maaari, pag naramdaman natin to, pwede natin ipa-check kagad, or check kayo na mismo mag-check kung kaya nyo. Check nyo lang kung may mga matigas or may kalawang or mahaba na yung stretch niya, hindi na siya mahigpitan yung chain kasi sobrang extrets na siya. So mag-decide na kayo kung kailan palitan o hindi. Ipa-check nyo lang sa mekaniko para sure. Ayun, so bakit ba natin ito ang topic natin ngayon? Kasi kakapalit lang natin ang chain. So maranasan natin yung, ito test natin mamaya, kasi naranasan ko yung pag nag-accelerate. Or pag nag-maintain ako ng 100. So check natin kung yung chain nga yung kinalaman. Pero sabihin ko sa inyo, kasi na-check ko naman, nabumalik yung vibration niya sa dati. Kasi nga, bumaba ng Baguio, medyo lumakas siya. Pero gusto ko na siya i-test sa high speed, kasi ano, para makita nyo rin, para din ma-prove ko yung point. Kasi kadalasan doon, pag nag-maintain ako ng 100 or nag-accelerate ako, nararamdaman ko yung vibration na yun. So hindi siya okay. So kasi nga nagbago. Mapapansin mo talaga pag nagbago siya ng dahil sa chain. Pero i-test natin para ma-confirm. So magdadaang hari tayo ngayon. Pumunta tayo ng Alabang, susunduin natin si Mrs. Pagpasok natin ng MCX,
Yun, try natin doon. Balik ako kayo. Nga pala, habang naghihintay kayo, mag-subscribe muna kayo. Libre lang naman yun. Tsaka yung hindi mag-subscribe, alam nyo na. May tayo sa puwet. Okay, balik ako kayo. So, sandaan. Wala talaga, wala na talaga siya. Bike na bike sa dati. 100. So, yung bumalik sa dati, common na vibration na lang na naman ko. Which is na rin tayo dun eh. Basta wag nyo naman ihawakan ng maigi yung grip. Wag na i-grip masyado yung handle grip. Tama lang, tamang hawak lang. Di naman kasi kailangan hawakan maigi yan. Para lang yun sa controls. Dito na tayo, Vermosa. Dito ang tambayan ng ano. Madalas sila mag-meet up ang Dominar Cavite owners. Malamig, mabilis ng pag yun. Go, go, go. No, 4 gear, 100 na kagad. Parang sira yata yung speedometer ko eh. Oh, may obstacle pa dito. Obstacle course. Ito pa, ano yung nagawa niya dito? Dalawa. Kasi sa area natin, hindi na pwede mag left turn. Kailangan mo na mag right turn, tapos U-turn. So, open ka na yung tawag dun. Nag-iisang tao natin sa Cavite, hindi ko pa rin alam yung tawag sa mga lugar. Alam ko lang yung lugar namin. Binis ng subdivision. Mahina talaga sa kalsada eh. Kahit dati pa. Kaya si Mrs. lagi ang nag-navigator ko. Marami pa siyang alam. Pero sa 100 dito, maganda naman yung kalsada. So, walang ibang factors para sa vibration. So, nawala nga siya. Pero try pa natin mamaya, yung dire-diretso. Kasi, pero concern siya kasi dati pa nag-accelerate ako. Nararamdaman ko nga talaga ng vibrate. So, ngayon, balik na naman siya sa dati. Akala ko nga, nung bumaba kami ng Baguio, akala ko yung dahilan yung oil, yung adnok. Kasi parang ang pakiramdam ko, mayroong natanggal na tornillo sa fairings, diba? Sabi ko kanina. Kasi yung sinek ko, no, wala naman ako makitang fairings na hindi nakatornillo. Nakatornillo naman lahat. So, wala. So, naisip ko, yung oil, sali, naluma na kagad pag after ng Baguio ride. Sabi ko, eh, wala pang 1,000 kilometers yung nano na kagad. Naluma na kagad yung oil. So, bala ko nga, papalit ako na rin kagad. Nung nagpalita tayo ng chain. So, nung nagpalit, so buti na lang. Saktuhan lang yung budget natin. Hindi na tayo nagpapalit ng oil. Nung inuwi ko, nagulat ako parang gumanda ulit yung takbo. Pero, yun nga. Pero kasi hindi natin makonfirm. Kasi, mabagal lang naman yung pauwi natin. So, ngayon, nag-try natin kanina. 100. Sa magandang kalsada. Okay siya. Na-try natin sa yung dire-diretso, yung medyo matagal na 100. Sige na yung bubong. Nakatulong kaya pag umuulan, parang papasok pa rin naman sa gilid yan. Yan o. Tsaka parang nahanginin niya pag mabilis ka. Siguro sa araw lang yan pag mainit na. Kung ulan, papasok pa rin sa gilid, diba? Pero kung ambon siguro, kung sumabagal ka lang, nakatulog na, may tulog na rin siguro. Parang road sector. So, yung mga
Pag nakuha niyo yung reference na yun, alam niyo na. Late 30s na kayo or 40 plus na. Zero sector. O, kasama na natin si ano. Pakala na to. Battle Hopper. So, mga nakakuha yung reference na yun, mag-comment kayo. Uy, hindi, dawning ba yun? Dawning nga. Ito, kita siya din dito. 94. Well, sandaan. Maintain tayo, sandaan. Ay, ramdam natin may igi. 6 gear, try natin. Okay siya, ganda. Para siyang yung pagkaya ng brand new pa siya. Ano na to, mag-iisang taon na. 10 months, ganun. Tapos 16k auto. So, confirm. Confirm, good job. Sabihin na lang. So, in conclusion, kapag naramdaman tayong ibang vibration, mas may igi na, ay pa-check na natin kagad, o i-check na natin kagad para madesisyonan natin kung ano yung naging issue. Kung new chain man, so palitan na natin. Kasi kung palitan natin, hindi lang yung performance siya mag-i-improve, mas safe din. Kasi syempre, kung maputulang ka sa biyahe or mas malala, masira yung ibang components ng motor mo dahilan niya sa chain. So, mas okay talaga kung bago, di ba? Pero kung hindi pa naman palit yan, okay lang yan. I-chain lube na lang. Maintain na lang maigi. Yun. So, sana meron kayo napulot kahit na konti. Kahit isa lang sa inyo, may mapulot. Okay na ako dun. Okay. Hanggang sa muli. Babayu!